So today po, ituturo ko po sa inyo kung paano po i-disable yung clutch switch po ng Raider 150 po natin. So since po naka-hydraulic clutch po tayo, so hindi ko na rin po kinabit yung switch kasi mas convenient po para sa akin na wala yung clutch switch kasi minsan po nagluloko po yun eh. Especially kapag ano na namatayan ka sa ano gitna ng traffic light, mahirap pag ang i-start ulit. So ito po yung dati kong ano clutch lever cable pa po yan. So ito yung ano clutch switch. So meron lang po siyang dalawang wire yan. So ipapakita ko lang po sa inyo, huhugutin ko lang siya. At least makita nyo yung sa loob niya kung paano siya nag-work. So yan, meron siyang plunger na maliit. Bali, yan yung nagsisilbing contact point po ng clutch switch po natin. So yan, babalik ko lang po. So una-una po, tatanggalin po natin yung headlight ng Raider 150 po natin para makita yung mga wire harness niya sa loob. So yung clutch switch po ng Raider 150 po natin is nakalagay po siya doon sa ilalim. So ang ginawa ko po dyan is nilagyan ko po siya ng maliit na copper wire. Bali, tap lang po natin dyan. So sa madaling salita is bali, short lang po natin yung linya para parati po siyang naka-on once na naka-on position yung ignition natin. Yan, ikabit lang po natin ulit. So yan, hugutin ko lang para ano, ma-explain ko ng mabuti sa inyo. So i-on ko lang yung ignition. Since hindi naka-press yung clutch natin, so kapag pre-press mo siya, hindi siya gagana. Pero kapag i-press po natin yung clutch, kagaya niyan, i-press natin, saka po siya gagana yung starter po natin. Kaya po minsan nagluloko po yan kasi sa katagalan po, yung contact point niya, yung plunger niya na maliit, is napupudpud yan siya. Bali, minsan, kahit na nakapress ka na ng clutch, ang starter button mo natin ayaw na gumana. So, nangyayari, for me kasi, hindi siya convenient para sa akin. So, ang ginawa ko is, tinatanggal ko na lang siya o dinisable ko na lang. So ayan, i-disable natin siya ulit. So, lagyan lang po natin ng copper wire para mag-short yung linya niya. So, ang mangyayari dyan, parati na siyang naka-on position yung starter button po natin. So, kahit nga na naka-ano siya, naka-first gear, kahit ano pang gear yan siya naka-position, neutral or naka 6 gear ba siya. So anytime, once nga naka-on na yung ignition mo, press mo yung starter button is gagana na po yung starter button po natin. So yun guys, yun lang yung ginawa ko para ano. So sana po nakatulong po sa inyo kung paano ko po binypass yung clutch switch po natin kasi minsan annoying siya minsan eh. Kasi especially kapag namatayan ka sa ano sa gitna ng ano traffic light. So magtataka ka na lang kahit anong piga mo doon sa ano sa clutch lever. Hindi gumagana yung ano, yung push start.
So for me, mas convenient na i-disable na lang yun kasi para iwas abala. So guys, hanggang dito na lang. So sana kahit papano na-share ko po sa inyo yung paano ko po siya binypass, paano ko po siya disable yung clutch switch. Hanggang sa susunod po na panonood po natin, huwag po kalimutan i-subscribe. So thanks for watching.